guys, ito po yung bahay ko. Share ko lang po sa inyo para ma-inspire po yung iba. Ito po yung pinaka main gate ko sa harap. Yung bahay ko po is nasa 40 square meter lang. Hindi po kasing laki ng ibang bahay. Pero okay na po, nasa inyo po kung paano nyo po siya ayusin. So, ito po yung pinaka-terrace ko. Naglagay po ako ng mga lovebirds. Yan, mahilig kasi ako sa mga hayop. Tsaka gusto ko maingay. Tapos, sa kaliwa po, ito. Maluwang na rin po kasi dito ko po ginagaray ang aking electric bike. Yan. At pakita ko lang yung mga plantitos ko na nasa 3 months na po. And then, ito po. Ito po yung pinaka main door ko. Sliding door siya para maluwang tignan. Tapos, yun na po yung sa kabila. Yan guys. At wala pa po akong aircon. Kasi, pinag-iisipan ko muna kung papa centralize ko yung bahay ko. So, yan. God bless our home. Pasok na po tayo. Yan. Pusong po yung ilaw. Yan. Pagpasok po ninyo sa bahay ko, yan, nandito na po yung sala set ko. Wala po siyang kwarto kasi mag-isa lang ako sa bahay. Yan, yung pinaka-partition niya is pansamantala is cortina. Pakita ko muna yung aking pinaka-sala. Yan na po yung pinaka-sala ko. Yan, mayroon siyang mga upuan. Ito yung pinaka-TV ko. Yan yung pinaka-sala. Sala. Manit lang yung TV ko. Pero okay na. Mag-gis lang naman ako. Ito yung pangmalakasan kong home theater. Tapos nandito na yung pinaka-salamin ko. Makikita mo meron akong parang whiteboard. Tapos, pagkatalitig mo lang is, ito na yung pinaka-kusina. Manit lang guys. Pero malinis naman yan ha. Ito na rin yung pinakalamesa ko. Dito na rin ako nag-aaral, nagbabasa, then sumusulat. Tapos siya, ito yung mini kitchen ko. Ayan o. Ayoko kasi ng sobrang daming mga gamit. Kaya ganyan lang yung pinaka-kitchen ko. Ayan. As you can see, yan o. Yan lang. Tapos, dyan na yung pinaka kitchen ko, tapos tabi niya is yung washing machine. Sa side is ito yung ref ko, tapos dahil maliit lang ang aking bahay, nilagay ko na rin yung mga sapatos ko dyan, pansamantala kasi bala ko kasi magpagawa ng cabinet dyan eh. Tapos dyan, so ito yung pinaka terrace, sala ko. Then sa side lang is makikita mo na yung kwarto ko kasi nga wala siyang kwarto. Yan. Nakita ko yung kwarto ko. Yung kwarto ko yan. So, ginawa ko na siyang double deck. In case na may mga bisita ako, kahit maliit yung bahay ko, pwede ko silang patuloyin dyan. Pero ako lang naman kasing natutulog at saka nakatira dito. So, ako lang naman. Tapos, ito na yun. Maluwang pa naman siya. Meron pa naman siyang space doon. Pwede na naman siyang, pwede ka naman din maglagay ng partition dito. Like, ako kasi mas gusto ko kung may partition to is plywood na lang para hindi siya yung space sayang. Yan. Yun nga, wala pa akong aircon. Baka hindi ko na tutuloy dyan. Papacentralize ko na lang. Kasi di rin naman ako mahilig mag aircon. Tsaka yun nga, mag-isa lang ako, mag-asos sa kuryente. Kaya pili ko na lang na. Ito yung pinaka-partition ko sa kwarto. Yan. Binili ko to sa Megabox. Nasa 3-4 lang. At doon naman tayo sa aking CR. Yeah. Ito yung CR ko. Yan. Kulay white lang. Yan. Shower. Diba? Ang ganda ng kulay. Maganda kasi pag kulay white yung, para sa akin, maganda pag kulay white yung ano mo. Yung tiles mo. Madaling linisin. Madaling makita yung dumi. Diba? Simple lang.
Yan, paglabas ko dito is yan nga, kusina. Tsaka may exhaust pa naman para madaling lumabas yung init. Kahit walang aircon, bahay ko. Yan, pinili ko yung kulay na to. Ako yung pumili niyan. Yung kulay nito is mocha. Para sa akin, maganda kasi yung kulay nito. Hindi siya namimili ng ipa-partner o i-display kahit anong kulay, kahit black. Tsaka, maaliwalas. Ako kasi may migraine ako, kaya mas gusto kong walang gaanong kulay yung bahay ko. Pero yan, hindi ko pinili yan kasi dumating na yan, kulay red na. So yan guys, yung bahay ko na to, pinili ko siya, nasa square lang, then pinarenovate ko sa loob, pina-fully furnished ko, umabot siya ng 250,000, wala pa yung gamit ko. So yun guys, sana nakatulong ako sa inyo para kung meron kayong bahay na katulad ko na nasa 40 square meter lang maliit, pwede mo siyang gawa ng paraan para mapaganda. Diba? Ako, proud na proud ako sa bahay to kahit maliit lang. Hindi ako nagsasawang naglilinis araw-araw. Kapag umaalis ako ng bahay, namimiss ko kagad to eh. So yun guys, salamat. Sana nakatulong sa inyo kung paano nyo isa-set up yung bahay ninyo. Simple lang, maliit, pero nasa inyo naman yung paano nyo paglaruin tsaka ayusin yung bahay nyo. Ako may ayos sa bahay, kaya araw-araw, oras-oras nang nilinis ako. Ayoko na makalat. Kaya guys, salamat.